I'll be sharing with you paano ako nagkaroon ng 1,000 subscribers on YouTube. So, kung gusto niyo rin malaman, watch until the end. Magandang araw mga ka-ips! And here we go again on this video. This is very special. Nangangamot muna ako, makate talaga. This is very special dahil I'll be sharing with you. Ay, naku, maingay na naman sila, kainis! Hindi ito tutorial. Hindi rin ito about business. Okay. But I'll be sharing with you kung paano ko nakuha ang 1,000 subscribers in 10 months with only 30 videos. Okay, yung isang video pa dun, wala naman akong mukha. Okay. Kasi di pa naman ako ganun ka kumbaga sobrang seryoso or hindi pa ganun ka concrete kung ano yung gusto kong i-share sa inyo, ganyan. Okay? So, gusto ko lang i-share sa inyo yung history nitong aking YouTube channel! History! Ayan, so I first uploaded my video entitled, ang title nun ay Vinyl Sticker Pearl Type Waterproof Mommy, and Water Resistant. Mommy, hi, daddy. Okay, so this is my baby. Ayan, so... Bye. Yung unang upload ko nun, that was last year, November 2019. Okay, yun yung first video ko. With, of course, with very few... With very few subscribers. Okay, siguro subscriber ko lang sarili ko. Kasi yung mga Gmail account ako, so... Yan, hindi pa ganun ka-concrete ano yung gusto kong gawin that time. And then, the first video, I promoted something. Ano ba yung sinunod ko? Ano ba yung pinaka, nakakainis naman? Pinakaunang video. Ay, Mickey, nanggulo-gulo mo. Ay, kaloka. The next video na nilabas ko ay yung tungkol sa eco tank ko na Epson L1110. Okay, doon, alam ko na kung ano yung gagawin ko tungkol sa printing. Of course, at yun nga, yun yung pinakauna kong nireview na printer. Parang hindi naman niya nasundan. Yun na yun. Okay, then... Pagdating ng January 2020, itong taon lang, kasi medyo, nag-stop ba ako? Hindi naman, kundi bira lang ako mag-upload. Siguro once a month. Or nagta-twice, pero hindi pa ganun ka, ano. Yung subscriber ko nun siguro mga 20. By that time. November, no? December, gumawa ako ng video pa about paano ako nag-convert ng ink. Okay, yung original ink, ground pigment ink. Hand salt. Nagkaroon ako ng pagtaas dahil dun sa mga video na yun, pagdating ng mga January, kaka-January lang. 8 months ago eh. Doon ko na in-upload yung Y Home Base Sticker Business. So pagdating doon, nagkaroon na talaga ako ng mga subscriber ko. Siguro naka ano, wala pa namang 100. Okay, pero medyo nagkaroon na ako ng maraming subscribers that time. Number ilan na 'yon. Then nagkaroon talaga ako ng pagtaas ng subscribers pagdating ng pagpasok talaga after nung video na 'yon. Sunod-sunod na kasi ako nag-upload every week. Siguro kung meron lang akong sinablayan dyan, pero konti lang. Ayun, every week ako nag-upload. Tapos, nag-post ako ng March 2.
na mayroon akong 101 subscribers. Okay, ito yung palapit na yung Mommy! Lockdown. Oh yeah, palapit na yung lockdown. Abby! Tapos, hanggang sa araw-araw, ang dami nang nagsasubscribe. Tapos, finally, na-hit ko dun sa every week video ko. 1,000 subscribers kahapon lamang. Yay! Yay! Kahapon ay August 8, 2020. Yes, Saturday. Medyo hindi ko lang na video agad kasi nga natulog ako at nakatulog ako ng hapon at ang dami talagang mga magugulo dito kaya hindi ko siya na-film. So yun na nga, gusto ko lang i-share sa inyo na nakaka-excite ito. Numbers lang naman yan. Okay, pero yan, importante. Kung ano yung dinaanan ko, i-share ko yun sa inyo. Para naman sa mga iba pa dyan na gusto rin naman na ma-hit kung ano yung milestone na nakuha natin kahapon. Okay, ilalim ko lang po ah, wala pa po, hindi pa po tayo entitled for monetization. Dahil ang requirements po... Okay. Dahil panood mo muna si Mick ni. Ha, dun muna tayo, Mick. Kung ha, kasi sandali lang si Ma'am. Kailangan mga 10 minutes ako. Ayan. Kasi ang requirement ni YouTube dapat ay 1,000 subscribers plus 4,000 watch views. Okay. Kailangan yun public ka. Public yun, yung watch views na yun. Dapat public yung mga nag-subscribe sa'yo at nag-watch. Or nag-watch. So, I'll be sharing with you 5 tips paano ko siya nagawa. Malay nyo, yung akin iba sa sinir ng iba. So, maganda mo panood rin kung sa akin. Number one tip is know your niche. Parang ito yung sa isang video ko na na-share. Napaka-importante talaga niya kasi para hindi siya mag-cause ng confusion dun sa mga subscribers ninyo. Diba? Kung nagpakilala ka sa kanila as guitarist or singer, okay, dapat yun, ipanindigan mo siya. Diba? Kung yun talaga yung gusto mo. So, yun nga, sabi ko sa isang video ko, how to know your niche. Ito yung basically yung talent ninyo or yung mga bagay na gusto ninyong ginagawa. Kahit na, minsan wala naman talaga kayong napapalang monetary or mga bayad, ganyan. Basta gusto nyo lang siyang gawin. Ay, yun yung palatandaan para makuha niyo yung niche ninyo. Ay, as for me, so, ang pangalan ng channel ko ay Mami Epi Vlogs, pero wala kayong makikita ditong paano magpadede, paano... Diwalino, paano magpalit ng daya, pero wala ako nandito. Sad to say. Ayun nga, pero yun, ang niche ko kasi is underprinting, so I'm making sticker labels since 2018, nag-start yung shop ko. Pero syempre, beyond that, gumagawa na rin talaga ako, nag-print na ako, pero parang hobby lang. Until now, so sa sticker printing ako while at home, kasama ng mga anak ko, kaya mami. Kasi dito talaga sa video ko, pakalat-kalat, may mga bata, may mga ingay, ganyan siya, so magulo, hindi naman ganun ka ano dito. But, yun, yung essence ng pagiging mami nandoon sa akin. So, kasama rin siya, package na siya. Then, know your niche, no? Niche. And pangalawa, know your purpose. Okay, know your purpose. Halimbawa, you want to entertain. May talent ka na Brandon mag-gitara, ganyan. Aray ko, want to entertain. Gusto mo lang yung mga subscribers mo makapakinig ng mga tinutugtog mo. Or gusto mo ba to help other people? Nagpapa-charity ka ba? Fundraising, parang ganun. Para makatulong sa iba, pwede yun. And other things na unique pa. Unique na pwede mong ma-share. To help, to teach. Okay, sa akin, Mami Epi, ano yung pinaka-purpose mo dito sa channel mo? Ako po is to help and to teach. So, ang tinutulungan ko dito, yung mga newbies pa lang sa sticker printing or sa pagpiprinting and then to teach them also yung mga basic. So, yun siya. Pangatlo, be consistent in uploading. Hindi naman necessarily araw-araw ka mag-upload. Kung kaya, bakit hindi? Pero ang hirap, hindi rin kasi ganun kadali na mag-edit ka ng video. So, sa akin, nung nag-start ako, November 2019,
hindi ko talaga napanindigan yan. Ano lang yan, cellphone lang din ang gamit ko rin. Tapos hanggang ngayon, cellphone pa rin yung ginagamit ko. Tapos ang upload ko lang ay once a week. Minsan nasablay ako, so parang meron akong video, parang isa or dalawa, na hindi siya the following week na a-upload. Kaya once a week lang ako, I make sure na yung bawat upload ko, eh, pang long term talaga siya, at maganda ang laman. Plus, may mga tips pa yun sa loob eh. Kaya nga, dapat po ay suggest sa mga dadadalo sa channel ko, tsaka yung mga masugid ko talaga na subscriber. Thank you so much po for the 1,000 subscribes. Okay, salamat po sa inyo lahat na sumusuporta, and tuloy-tuloy po yung inyong support sa akin. Pero yun nga, I decided, lalo na nitong nag-lockdown, na every Monday. Okay, nasablay lang yan kapag medyo nausod lang ng konti sa mga ibang kakailanan. Pero yun nga, be consistent in uploading, may karugtong pa yun, quality videos. So, pag sinabi, quality videos, quality content, huwag niyo kung ano-ano lang, kasi hindi naman lahat ng tumitrending, eh, nagkakaroon ng quality channel or subscribers. Dapat din, quality yung nilalagay niyo, kasi sobrang importante nun. That is, generally, yung pinaka-importante. Diba? Baby love, mommy! Oh, tingnan mommy! Yes! Yay! Mommy is talking! Are you done? Oh, you do love me. I love you. Yes. Loving you. Ayan siya. Apat. Ayan. So, ginagawa ko to after kung mag-upload ng content. Sinishare ko yan sa social media. This is the fourth. I share to my social media. Meron akong Facebook, personal accounts, dalawa. Sinishare ko yan doon. I also have my business page. Mimiklish, Sticker Labels and Prints PH. Share ko yan doon. Kasi para makita ng mga clients ko, kasi isa sila sa mga supporters ko na nanonood ng mga videos ko rin. Yung mga clients and friends. Okay. Also, yung aking IG or Instagram account. Basta, Twitter. Twitter din. Nag-share din ako dyan. Lahat ng media, social media channels na meron ka, i-maximize mo yan. I-maximize mo yan para marami pang makakita ng videos mo. Malay mo, hindi mo kasi alam na marami pang nangailangan ng kagaya mo. Diba? By sharing it. Huwag kang mahiya. Okay, this is the last na may share kong basic is para rin kayo ditong social media managers. Promise. Okay, meron talaga ang factor na itong number 5, be as responsive as possible. Okay? Since na-share mo yan sa mga social media channels mo, be responsive as possible. Pagdating sa channel mo, mga magko-comment yan, magtatanong yan. So, when they need something, dapat sasagutin nyo yung query nila. Okay? Pag may mga subscribers tayo, marami na ho dyan, ikaibigan ko. Nag-message po sila sa Facebook ko or sa business page or sa personal Facebook account ko. Pag talagang hindi na nila alam yung next step or nandito sila, I entertain po and I am answering them. So yun, yung number 5, importante na magkaroon ka ng response. Okay, magkaroon ka ng sagot. Sagutin niyo po sila kasi importante 'yan eh. Na pag hindi kasi sumagot, baka sabihin ay ang suplado naman ito, hindi ka naman sumasagot ganyan. So magugulat ka na lang, lahat ng ilalabas mong video pinapanood nila 'yan. Comment daw naman po diyan yung mga subscribers ko. Diba ka napapanood itong video na 'to. Ayan, so 'yun yung pati din sa mga social media accounts ko nag-follow din sila. And we are currently nag-mentor din tayo ng mga baguhan din sa sticker label. So, nag-message po kasi sila. Nakukubaran ako. Ayan. And I'm very thankful sa mga support po nila. At I'm praying, no, hindi ako nagmamadali dun sa 4,000 watch views. Kasi alam ko naman na darating yung time na mako-consume din yon. Basta lang, yun nga, yung third point natin ay magawa ko talaga siya. Yung be consistent in uploading quality
content. Diba? Darating din tayo dyan. Ayan, salamat sa mga family and friends na nanonood ng videos. Kahit na walang volume. Parang si Aaliyah at ako. Ayan siya. Ayan, humanap kayo ng mga tao naka-close nyo, diba? Panoorin mo naman yung video ko. Kahit na nakabukas lang siya. Para lang sa watch view. So, pwede yun. Diba? Pin-promote nyo na lang rin lang eh. Pwede message nyo lang sa messenger yung mga friends nyo. No. Para baka pwedeng gawin nila yun. Since maghapon naman naka-open yung mga computer, diba? Nakatab naman yan. Hindi naman yung kagaya nung sa cellphone na, na namamatay pag hindi mo inano. So, yung may laptop tsaka yung PC lang pwede kuha. So, yun lang. So, yun lang yung mga dinaanan ko. Hindi siya ganun kadali, but makakarating din siya doon sa makakarating ka rin doon sa inaasam mong 1,000 subscribers. Ito yung aking pinagdaanan. Maaring maging ganun din yun sa inyo, madaanan, or maging fit ito sa inyo, o kaya baka meron pa kayong special na ginawa. Ayun. Wala pa namang masyadong nagte-trending sa mga videos ko, pero meron ng mga thousands na views. So, alam ko kung ano yung most search doon. Medyo aralin niya rin yung keywording. Okay, kasi part talaga yan ng pagkakaroon ng social media accounts. Especially YouTube. Keywording. Ano yung most searchable na mga topics hot today. Or kung may topic kang gusto, tignan mo ano yung pinakamadaling i-enter ng tao. Ayan lang. So, guide ito dun sa mga baguhan pa pagdating, kagaya ko, ay pagdating sa YouTube or yung mga small YouTubers natin dyan. And kindly subscribe naman po sa aking channel. Baka meron naman akong maibahagi sa inyo na hilig nyo rin, like printing, ganyan, stickers. So, yun, pa-subscribe. And also, pwede maglabas na rin siguro ako ng journey ko sa pag-YouTube. Kuya, ano ba? Ayan, pag nakuha ko na yung 4,000 watch views, I'll be sharing it again through my YouTube channel. Para naman po yan sa inyo, sa mga small YouTubers. Para matulungan ko po kayo. Okay, huwag kayong panghinaan ng loob. Kung konti pa lang yan, dadami din yan. Okay. Just follow yung mga steps na sinabi ko. And be genuine, ha? Be genuine. Na kailangan to tayo. Salamat! Kung nakatulong sa inyo itong video na to, kindly like this video. Comment down lang kayo dyan. Baka may tanong pa kayo na pwede nating i-present na content pa sa mga susunod. Kahit hindi related sa printing, kahit sa YouTube. Pwede din naman. Pwede nating gawin yun ng content. Kahit maingay. Ayun lang. Goodbye and to God be the glory. Bye-bye! Bye! And this is Mommy Epi Vlogs. And bago ko pala tapusin tong video na to, papakita ko sa inyo yung binili kong mousepad. Ayan, so personalized mousepad. Kaya sira na yung mousepad natin. Actually, wala tayong mousepad. Ang mousepad ko ay sticker na matte lamination. So, ito ay available kay Likha at Likha ni Kai. FB po nila at saka Instagram. Same din po. At Likha ni Kai. So, ito yung new logo ko. Buksan ko na siya nang magamit ko na. Message nyo lang yung page para po makabili kaya, ha? Ayan, sakto to sa inyo, mga YouTubers. Also, yung mga ka-printer, yung mga ka-apps natin dyan. Whee! They customize. Okay, gumagawa din sila ng design. Okay, para sa inyo. Bigay nyo lang ano yung bet niya.